Hi guys, it's Marge and welcome back to my channel. If you're new here, kung first time nyo po at mahilig din kayo sa mga halaman, please do consider subscribing and syempre po huwag kakalimutang i-click ang ating notification bell para lagi kayong updated kapag meron tayong mga bagong videos. Yung iba kasi guys, pagka nagla-live ako, nagtatanong sila kung bakit hindi sila nanonotify. Yan po ay dahil nakakalimutan yung pindutin yung bell, so pakipindot na po yan. So ngayon guys, inipon ko dito yung aking mga Purple Delight dahil lately napapansin ko na tuwing mag-upload ako ng mga videos, eto yung most requested. Ang daming nagre-request nito na i-share ko daw yung care tips ng Purple Delight. So yan ang gagawin natin ngayon, magpo-propagate din tayo. So please keep on watching. So yan guys, itong Purple Delight, ang pangalan niya talaga ay Graptopetalum Purple Delight. But for some reason, sa halos lahat ng vlogs ko ay tinatawag ko siyang Graptoviria Purple Delight. Kasi guys, yun ang nakalagay sa tags nung nabili ko siya. Nung nabili ko siya guys, ay isa lang talaga. Isang piraso lang, isang rosette lang. Tapos napadami ko na lang siya, kaya ganito na siya kadami ngayon. Meron pa ako nitong nilagay sa wheelbarrow kung napanood nyo yung huli nating video. Etong Purple Delight guys, like any other succulents, gusto niya yung dinidiligan nyo lang siya kapag dry ang soil niya. Pero itong mga tanim ko na to, nandoon lang siya sa labas, tapos rain or shine na siya. Kasi nga mga ano na to guys, established na to, as in, matatanda na tong mga tanim ko. So hindi na nila iniinda yung mga isang linggong ulan, mga ganun. And then ang nangyayari sa kanila kapag nauulanan sila, ay talagang tumataba. Kaya kung makikita nyo yung ating mga dahon dito guys, ay super lulusog talaga nila. And ngayon, nag-uumpisa nang lumitaw yung kulay nila kasi autumn na ngayon dito sa amin. Kapag winter, ang kulay ng mga to ay parang purplish pink. Parang ganun. Parang nagpo-purple na nagpi-pink na hindi mo maintindihan. Pero ang ganda. Pag summer naman, ang kulay nila guys ay medyo namumutla. Dito sa amin, medyo namumutla. Kasi wala akong net. Talagang full sun lang sila. All day, every day yan. And ayun, kapag summer, na-observahan ko na namumutla sila. O yung parang, hindi ko alam kung bleaching ba ang tawag doon. Basta yung parang namumutla yung kulay nila. And siguro kung ayaw nyo mangyari yon, maganda ko ilagay nyo sila sa ilalim ng net. Wala kasi akong net. So hinayaan ko na lang sila sa labas. And nagre-recover naman sila at nag-iiba din yung kulay pag nag-change na yung season. By the way, sa mga hindi po pala nakakaalam, ako po ay based dito sa Brisbane, Australia. So iba po ang climate namin dito sa Pilipinas. And ayun, yung sinishare ko sa inyo ay yung experience ko po through the years with this Graptopetalum Purple Delight. Ang gusto ko dito sa Purple Delight guys ay hindi siya mahirap alagaan, madali lang talaga siyang alagaan, and parang mas gusto niya pa yung pag tinanim mo siya, leave them alone, huwag mo nang hawakan ng hawakan. Kasi medyo delicate to guys, itong mga leaves niya na parang bulaklak, masagi mo lang yan ng konti, mapuputol yan. So mas maganda na huwag mong galawin ang galawin para hindi magbago yung form ng kanyang rosette. Eto guys ay hindi parang Echeveria, di ba yung mga Echeveria parang isang rosette lang siya. Tapos dumadami siya kasi nanganganak siya sa ilalim. Etong ating Graptopetalum Purple Delight, nagkakaroon siya ng sanga-sanga. Ibig sabihin, doon sa sanga niya, may tumutubo talaga ng mga babies. Tapos, ayun, dumadami sila. Papakitaan ko kayo ng sanga dito para makita nyo yung ibig kong sabihin. Kahanap tayo ng sanga. Ayan guys, ang tataba ng ano niya, di ba? Ang tataba ng mga dahon nila. Tignan nyo naman, oh. Ganyan siya kataba. I-side view natin. Ang tataba ng mga dahon niya, di ba? Ayan. And yung sinasabi ko sa inyo na nagsasanga, katulad nito, guys. Ayan sa ilalim. Kukuha na tayo ng isang dahon para makita nyo ng maigi. Ito naman tatanggalin ko ay ipopropagate natin. So, ito twist lang natin. Left and right. Oops! Kahit nga left lang. Madali talaga siyang matanggal kagaya ng sinabi ko. Very delicate. And ayan, tignan nyo. Ito ay tumubo doon sa sanga. So, kapag ito ay lumaki, magiging sanga-sanga na siya, guys. Ganon. Ganon ang Purple Delight. Dito sa kabila, baka meron. Ayun, no? Diba, guys? Kita nyo ba na sanga-sanga siya? Ayan, sanga-sanga. And ito, napapadami to guys, sa cuttings or leaf propagation. Very proud ako na lahat ng attempt ko ng leaf propagation nito ay talagang nagtutuloy. And I'm going to show you yung huli kong prenopagate. Ito siya guys.
Ayan, ito yung huli nating pre-nopagate. And tignan nyo, buhay sila lahat. Ang ganda nila, tignan. Ang liliit pa nila eh, ang tataba na nila. Tignan nyo kung gaano kataba yung leaf, oh. Diba? Ito ay rain or shine din. Nilagay ko na lang sila sa labas. Dahil kasi, nung pre-nopagate ko to ay January pa. So, ganong katagal yung growth niya bago siya lumaki ng ganito. Today is April 12 yata. 12 or 13? April 12. Ayan. And ganyan ang itsura niya. May mga leaves din guys na kusang nalalaglag sa mga pots kasi, di ba sinabi ko, delicate siya. So, tignan nyo, yung mga nalalaglag dyan, ayan o, tumutubo na lang siya, nag-dry na yung mother leaf. Tapos yan, meron na namang isa dito. Alisin natin to. At isama natin sa ipopropagate natin mamaya. You have to be really careful guys dahil nga, very delicate. Ayan. Hanap pa tayo ng mga leaves. Ang tataba nila guys, di ba? Ayan. Ganito. Sa mga leaf propagation guys, alam nyo, kapag sinasadya nyo yung mag-leaf propagate, medyo ma-arty siya, kagaya ng nangyari dito sa ating una, naanggihan ng tubig, kung matatandaan nyo sa isa sa mga videos ko, naanggihan ng tubig, namatay ka agad yung ano, parang nagkasakit yung mother leaf, tapos humiwalay ka agad yung mga maliliit na pups, yung iba dun ha. Tapos, yung hindi naanggihan, nagtuloy-tuloy. Nag-ano siya, yung mother leaf, nakakabit hanggang sa malanta na lang siya. And ayan, pero thank God dahil nabuhay naman silang lahat, dahil yung maliliit na pup na humiwalay agad sa nanay nila, nilipat ko kaagad dito sa pot na to. And ayan guys, tignan nyo. Pagka sila ay nahuhulog lang sa loob ng pot, for some reason, kahit mabasa ay nagsusurvive, ayun no, meron pa doon. Yan, may mga damo pa na free. Eto guys, oh, isa pa. Oh, makapit siya. Hinila ko. Ayan guys, tignan nyo. Pagka nahuhulog lang sila dyan, ayan, nagtutuloy sila guys. Kahit na naaanggihan, nagtutuloy naman. Pero pag sinasadya mong i-leaf propagate, dun sila nagmamaarte. Ayan oh. Ayan yung sinasabi ko guys na nagsasanga. Ayan yung mga babies na yan, di ba? Pag lumaki yan, sanga yan. Magsasanga na siya. And eto, dito pala madaming mga leaf babies. Mga nahulog-hulog lang to dito, guys. Tanggalin na natin yung iba. At ilipat natin ng pot. Dahil papakita ko sa inyo kung paano ako mag-propagate nito. Ayan, tignan nyo kung gaano kataba, guys. Oh, ang taba-taba. Mabait siyang ipropagate talaga, kaya madali ko siyang padamihin. Ayan guys, tignan nyo. Diba? Wala pa talaga akong attempt nito na hindi nagtuloy. So kayo na mga bago pa lang na may Purple Delight, sana ay maging successful din ang inyong mga propagations. Nag-alis pa ako ng tuyong dahon. Ayan, ang daming pups. And ayan guys, bali apat na pots to, 1, 2, 3, 4, apat na pot yung meron ako ngayon, tapos itong mga leaf propagations, tapos meron pa ako dun sa wheelbarrow, kasi yung isang pot na maliit, dun ko nilagay. So ayan, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano magpropagate nito from leaves, kasi guys ay madali lang naman guys, ito yung mga kinuha natin ng mga dahon, pero aalisin muna natin yan, para punuin natin to ng soil. Importante lang na huwag nyo munang babasain guys kasi parang nagkakasakit yung mother leaf niya. Tapos hihiwalay ng maaga yung pup kapag ka inisprayan nyo. Ewan ko lang sa iba ha, pero yun ang naging experience ko. So it's up to you kung paano ang gagawin ninyo. Nilalagay ko sa spot na hindi siya maaanggihan dahil pag naanggihan yun nga, hihiwalay ng mas maaga yung pups dun sa mother plant. Eh, mas maganda guys kapag nakadikit siya ng matagal tapos humihiwalay na lang ng kusa pag nalanta na yung mother leaf. So, ayan, nakikita nyo pa yung nilagay kong pangkalang dito sa ating Purple Delight para maganda yung view dun sa labas. Para-paraan guys, ganyan ang mga nagbablog. Ayan, and now, ilalagay na natin. I-arrange lang natin to sa ibabaw, ganyan. Napakita ko na kung paano ko kuhain yung leaves, di ba? Malalaki yung leaves na ito guys, na itong sa akin. Dahil matataba talaga sila. Ayan, ipatong ko lang dyan. Ito yung kinuha natin sa pot.
Ayan. Ayan guys, mas maganda kung ilagay nyo na siya sa container na may butas para hindi nyo na kailangang ilipat pa kapag namatay na yung mother leaf, pwede nyo nang hayaan na lang. Tapos, huwag kakalimutan na gumamit ng well-draining soil mix na para talaga sa mga succulents. Kasi ito, gusto talaga nila guys yung natutuyo din sila bago nyo didiligan. Pero kapag matanda na sila, kagaya ng sa akin, pag-establish na, hindi na sila masyadong maarte guys, kahit rain or shine. Pwede na siya, tinatanggap niya na yung ulan, tumataba nga lang siya ng ganito kataba. So, kung okay lang naman sa inyo na matataba sila na ganyan, eh okay lang. Pwede nyo nang paulanan. Pinapaulanan ko din talaga ito eh. So, ang dilig nito guys ay sa akin, mga once every 2 weeks, mga ganun ako magdilig ng succulents. Pero depende sa inyo, depende kasi sa climate ninyo kung gaano kainit. At depende rin sa soil mix na gamit ninyo kung gaano sila kabilis na matuyo. So, ayan, itong soil mix ko ay binibili ko from Mitre 10, yung kanilang succulents and cactus specialty mix. Sa ano naman, sa Bunnings, meron sila yung Osmo Coat, yung specialty mix for succulents and cactus. Yun, yun ang binibili ko minsan kapag wala akong mabili dito sa amin sa Mitre 10. Kuha pa tayo ng mga 3 pang leaves dahil kulang pa yung nilagay ko dun. Tutwist nyo lang ng konti guys. Napakabilis nitong matanggal kasi delicate nga. Kailangan clean cut. Ibig sabihin guys, hindi nasugatan yung dulo. Dahil dito sa dulo na to, dyan lalabas yung kanyang pups. So, ayan. Kuha pa tayo ng isa pa. Ayan, dalawa. Isa pa ulit. 3. Sa ilalim ako kumukuha guys kasi yung matured leaves nito ay nasa ilalim. Tapos piliin nyo din yung mga healthy na leaf kagaya nito mataba. Kasi syempre, malaki yung possibility na kung maganda ang leaf na nakuha nyo, good candidate din talaga yon para maging nanay sa mga bagong babies. So, ayan. Talagay natin dyan. At ayan, meron na tayong leaf propagation. Ay, isa pang way na pag-propagate nito guys ay cuttings. Etong mga to na propagate ko to, dumami sila ng ganyan via cuttings. Yung iba naman ay leaf. And, ayan, yung makikita nyo na mga standing na iisa lang, ibig sabihin ay galing yan sa cuttings. And, pag cuttings kasi guys, halimbawa isang pot, pag nilagyan nyo ng ilang pirasong cuttings, kapag natanim nyo na, mukha na siyang established kahit hindi. Kasi pag napupuno yung pot, diba, parang lush na siya kaagad tignan. And, maganda talaga kapag puno agad. Yung kasing mga leaf propagation guys, it takes time. Kagaya nga na nasabi ko sa inyo, kagaya nito, January pa to and ngayon, ganyan pa lang siya kalaki. It takes time and patience. So kung kayo ay hindi masyadong magaling sa paghihintay, siguro ang mas magandang way sa inyo ng pagpropagate nito ay cuttings. Pero kung gusto nyo naman na masatisfy sa panonood sa kanilang lumalaki from leaves, it's worth the try kasi guys ay madali talaga siyang padamihin. So yun guys, parang na-share ko na sa inyo lahat ano. Ang soil mix na gusto nito ay well-draining dahil siya ay succulent. Siyempre, kailangan nyo din itanim siya sa container na may butas. Tapos ang dilig nito guys ay tuwing natutuyo na yung lupa. Kapag natuyo na yung lupa, tsaka nyo na diligan. That depends, pwede siguro yung once a week or once every 2 weeks. It will depend kung gaano kabilis matuyo yung inyong soil mix. Sa sun exposure naman ito guys, gusto nito ay full sun. Siyempre kailangan nyo na initan din siya sa umaga at buong maghapon para mas maganda yung mga kulay nila. Dito sa amin, hindi pa ito yung pinakamaganda niyang kulay kasi pinakamaganda kulay nito guys pag winter. So, i-update ko kayo ano yung mga magiging kulay nila. Follow me on Instagram kasi doon ako talaga nagpo-post ng maraming plant pictures. So, i-follow nyo po ako dyan and also follow me on TikTok. Meron din tayong Facebook page and sana po ay makapag-like kayo sa ating Facebook page. And a few days ago guys, wala pang 1 week, nagkaroon na rin tayo ng Facebook group gawa ni Mamita Gina. Mag-subscribe po kayo sa ating admin. Ayan, gumawa po siya ng ating Facebook group na Margenatics, Marge Antillian Official. So kung gusto nyo pong maka-join doon ay
mag-like kayo sa aking Facebook page at hanapin nyo doon. Kasi na-post ko yun doon sa aking Facebook page para hindi na kayo maligaw kasi wala na po akong ibang Facebook group kung hindi ayun lang. Guys, huwag niyong kakalimutan yung sinabi ko ha, na kapag tinanim niyo to, huwag niyo nang hawakan ng hawakan kasi they are very delicate. Pag nasagi niyo lang ng konti yung mga dahon nito, malalaglag talaga. So, ayan, tigyan niyo yung akin. Ganito lang sila, hindi ko to laging hinahawakan kasi kapag ka nabungi ito, guys, pag may nabunging part, hindi na masyadong maganda kagaya ng mga iba ko dito. So ayun guys, maraming salamat po for joining me again today. And gusto ko rin pong magpasalamat ng sobra-sobra para po sa mga nag-subscribe sa YouTube channel ng kapatid ko, si Jel Santillan. Ilalagay ko ang YouTube channel niya dito. Sana po ay subaybayan nyo din ang kanyang YouTube channel dahil gumagawa po kami ng garden sa Bulacan. And kami pong dalawa ang nagko-collect. I will help her collect plants. So subaybayan nyo po ang progress ng kanyang backyard garden project. Ayan, nakakaisang vlog pa lang siya pero sobrang excited na ako guys. Dahil ang kapatid ko na yan ay mahilig din sa halaman. Mana sa ate niya. Shoutout nga pala guys kay Kiss Australia, kay Tita Marilu de Ramos, Tita Patria Zelda, kay Rosebud Sabona, kay Sis Tess de la Cruz, Sis Adelina Losegro. Ayan po, meron silang mga YouTube channel. So sana po ay supportahan nyo din sila. Shoutout nga pala guys kay Hermie Sonaho. Birthday niya bukas. Hi Hermie! I hope you're watching. Happy happy birthday sa'yo. Ngayon na kita babatiin kasi bukas ay hindi ako magbablog. Wala akong post bukas. So ngayon pa lang ibabatiin na kita sa mga nanonood po nito ating video. Sana po ay sendan nyo siya ng virtual gift. Kayo po ay mag-subscribe sa kanya YouTube channel at sobrang dami nyo pong matututunan. Siya po ang may-ari ng Mini Dino Park and Eco Garden. And on Friday, igagala niya tayo doon guys para magkaroon tayo ng glimpse. Kung ano nga ba ang itsura ng Mini Dino Park at Eco Garden? Kasi diba, lagi nating nakikita yan sa Facebook. Meron din silang mga live selling. So, para sa mga plant addicts po, meron silang Facebook page. At sa Friday, yun nga, one-on-one ay makikilala natin yung may-ari. Yung famous na si Hermie Sonaho. So, hi Hermie! I hope you have fun tomorrow. Sana ay maging masaya ka. And I can't wait to have you on Friday. Pero guys, don't get me wrong, kami po ay hindi magti-TikTok at tayo ay maka-copyright. After the live na lang siguro tayo ay mag-post ng TikTok. So yun guys, sana ay na-enjoy nyo tong video na to. If you did, please do give it a thumbs up and mag-comment po kayo dyan kung ano ang palagay nyo sa ating Grab to Petalum Purple Delight. I will see you next time. Please don't forget to subscribe. Bye!